Tiniyak ng FDA na magkakaroon na ng bagong panuntunan sa paggamit ng AstraZeneca vaccine bago dumating ang panibagong batch ng bakuna sa katapusan ng buwan. Hinihingi pa raw nila ang opinyon ng local vaccine experts kasunod ng pagpapatigil sa paggamit ng AstraZeneca sa 59 years old pababa. Ang mga hindi senior citizen na naturukan na ng unang dose, pwede pa rin makatanggap ng second dose kung wala naman daw silang nararanasan na adverse effect. May report si Rafi Tima. 101 years old na si Lola Tomasa Amuraw o Nanay Po kung tawagin ng kanyang mga anak at apo. Naabutan pa niya ang World War II. Nasa bundok kami, nagtatago eh. Kaya yata ako malakas eh, wala akong takot. Wala akong nervyos. Pero ngayon, nakaranas daw siya ng takot. Yung COVID-19 na yan, yun ang aking tinatakutan. Sandaan na ako, wala pa akong alam na ganyang nangyayari sa loob ng isang daan taon mula pa. May 6 na anak, 13 apo at 30 apo sa tuhod si Nanay Po. At sila raw ang dahilan kaya siya nagpabakuna nito lang April 1. Gusto ko pang makita yung mga apo kung may mga anak. AstraZeneca ang itinurok sa kanya, alinsunod sa umiiral na guidelines. Patuloy raw nakamonitor ang kanyang mga kasamahan sa bahay. So far naman po, okay naman. Naka 1 week na siya, it is na today. Wala naman pong kakaiba. 8 na po ngayon. Mabuti naman po. Kung nabakunakan na sila tapos okay at walang naging adverse event, then of course they will get the second vaccine dahil walang nakikitang problema sa second dose. Kahapon, inanunsyo ng Department of Health na hindi muna gagamitin ng AstraZeneca sa mga edad 59 pababa. Base kasi sa pag-aaral ng European Medicines Agency, may mga pambihirang kaso ng blood clot o pamumuunang dugo matapos mabigyan ng unang dose ang isang individual. Pagtitiyak ng FDA, makapaglalabas na sila ng panuntunan tungkol sa paggamit ng naturang bakuna bago pa dumating ang panibagong batch ng AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility sa katapusan ng buwan. They gave that assurance, no, that towards the end of April, we will get our COVAX facility batch of AstraZeneca vaccine. So hopefully, the commitment is there and the batch of the vaccines will arrive. Ang pagpapatigil sa paggamit ng AstraZeneca sa mga hindi senior citizen, pinangangambahan ng pribadong sektor na umorder ng aabot sa 6 million doses nito. Dito lang sa UK, Nilagyan nila ng 30 years and below. Well, that is also okay. I mean, kung gusto nilang lagay ng age restriction, but wag naman gawin 60 years and below. Alas buong workforce ang tinanggal mo dyan, no? We have to now reconvince our employees that it is safe. Sayang ang momentum natin. We don't have enough vaccines. Sa May at June naman, inaasahang darating ang 2.6 million doses na binili ng pribadong sektor na susundan ng 14.5 million doses sa third at fourth quarter ng taon. Dahil hindi hawak ng Pilipinas ang supply chain, aminado ang DOH sa ngayon, hindi natin maaabot ang inaasam na herd immunity sa lalong madaling panahon. Herd immunity is long-term, but we are not seeing this kind of herd immunity sa nearest possible time. Unang-una, we are all dependent on the supplies globally. What our objective would be right now is for us to avert deaths, to reduce hospitalizations, to reduce severe cases. Rafi Tima, GMA News.